Pahirap pa ng retrieval operation sa labi ni DILG Secretary Jesse Robredo na natagpuan sa loob ng sinakyan nilang eroplano. Personal na sinundo ni Pangulong Aquino ang labi ng kalihim sa Masbate at saka inihatid sa kanyang pamilya sa Nagas City. Ang report mula kay Maki Pulido. Maaga nilusong ng mga technical diver ang lugar sa dagat kung saan posibleng bumulusok ang eroplanong sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo base sa mga kuha ng sonar image, pero malungkot na balita mula sa mga diver ang ipinarating ni DOTC Secretary Mar Rojas. At 8:15, kumpirmado na yung isa sa mga katawan ay yung sakay Secretary Jesse Robredo. Ininform natin ang Pangulo at natawagan ng Pangulo ang kanyang misis. At roughly 8:30 o 8:40, yung bangkay ni Sec. Jess ay naiabot na sa surface at ito ay nilagay sa body bag at kinarga na sa barko ng Coast Guard. Natagpuan si Robredo sa fuselage ng eroplano mahigit 2,600 talampakan mula sa baybayin ng Masbate. Ang lalim, 180 talampakan, katumbas ng taas ng 18 palapag na gusali. The president was very quiet. He sought absolute confirmation. Nung talagang kumpirmadong I had to call him back at nung kumpirmado na, he wanted to make sure na merong malapit sa kay Ma'am Lenny na katabi niya. So unfortunately, Ma'am Lenny was in her house at malayo pa yung mga kilala naming mga malapit sa kanya. So pinagpasyahan na sabihan na si Ma'am Lenny rekta kaysa madinig pa niya sa mga espekulasyon or what. So the president called Ma'am Lenny and spoke to her. Unang nakuha ang kalihim dahil siya ang pinakamadaling ilabas sa eroplano. Katunayan, palutang-lutang ang kanyang labi sa fuselage at hindi siya naka-seatbelt. Hindi pa malinaw kung paano siya nakaalis sa pagkaka-seatbelt. Hindi pa nailalabas ang labi ng dalawang pilotong sina Captain Jesup Bahinting at Shitiz Chand na pinaniniwala ang nasa cockpit ng eroplano. Ayon kay Secretary Rojas, inverted o nakabaliktad ang eroplano ng matagpuan ng mga diver. The fuselage nakabaliktad, kaya medyo komplikado ang pag-retrieve dahil hindi nila masyadong ma-disturb yung fuselage at baka lalong mapunta sa mas malalim na lugar. No? Ang kuya ng kalihim na si Butch Robredo ang sumalubong at positibong kumilala sa kanyang labi sa laot. Kasunod nito, idinala siya sa pier at idinerecho sa punerarya. Mula sa punerarya, inilagay ang labi ni Robredo sa isang metal coffin saka inihatid sa airport ng Masbate mag-aalas 11:30. Kasama sa convoy ang kanyang kapatid. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating na ang C-130 lulan si Pangulong Noynoy Aquino para sunduin ang labi ni Robredo. Mag-aalas 12:30 ng tanghali nang makalipad patungong Naga City ang cargo plane para maihatid mismo ng Pangulo ng Pilipinas ang labi ng kalihim sa kanyang pamilya. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.